Welcome sa video na to mga classmates. So ayong gagawin naman natin ngayon is itong COC3, yung UX UI, user interface and experience. So actually, yung ginawa lang namin sa assessment is sa cellphone lang. So nagbigay yung assessor ng template ng mobile phone ito, yung tatlong ito, tapos yun ang linagyan namin ng design. So ang pagkakaiba ng UX and UI is pakita ko lang yung website. So kapag yung user interface is yung design ng website. So, ganito yung itsura. Tapos, yung user experience naman, kung paano mag-work yung website. So, pag-clinic ko yan, ganyan, pupunta sa marketing plan. Ganun yung experience. Ano yung may experience ng user sa website na ginawa mo. So, kapag clinic ko naman to, ganyan. So, kapag inspect ko to para may pakita yung parang ganito yung screen ng cellphone, kaliit. Ganito yung magpa-pop up para responsive. Ganyan. Ganyan. Paano mag parang workflow ng website yung user experience. So, actually, ganito lang yung ginawa namin sa assessment. So, ang importante lang naman dito is yung design rin. Design mo. Yung layouts. Tsaka yung mga pinaglalagay mo dapat na mga image, it is hindi pixelated. Kaya, importante kapag mag-resize tayo ng image sa Photoshop is mag-hold shift muna tayo bago natin i-resize para hindi ma-pixelated yung image. So, yung mga image rin na gagamitin natin, dapat yung binigay lang ng assessor. Huwag na tayong magdagdag ng iba. So, kung paano gawin to, simulan na lang natin. So, mag-create lang ako ng file. New. And then, pangalanan ko na lang UX and UI. Then, orientation. A4. Portrait, then click create. So dito ipi-place embed natin yung template na binigay ng assessor. So punta ako lang ako sa desktop. So sa set B na to, sa pictures may yung nasaan na yun, yung ito. Hindi masyado kasi nakikita, so import lang natin yan. Place embed. So, ganito mismo yung ibibigay ng assessor na template. Ito yung lalagyan natin ng design sa UX and UI natin. So, paano gawin yung design na tulad ng ganito? So, ginawa ko lang dito. Linagay ko dito yung logo. So, place embed ulit yung logo dito. So, file. Place embed. Punta tayo sa folder natin. So, ito. Saan yung logo? Ito, yung main logo. Pinis ko lang siya dyan. And then, hold shift para ma-resize ng ganyan. Kasi pag hindi tayo nag-hold shift dyan, tapos ginanyan natin, ayan, oh. Ah, pangit yung pagka-design. So, dapat mag-hold shift tayo dito. So, A-minus, A-stop ko lang. And then, please embed ko ulit yun. Oops. Hold shift sa key, and then, drag natin pag ganun. And then, drag natin doon. Then, check. So, control plus plus lang natin para ma-zoom. Para makita natin ng maayos. Ayan. Then, drag natin dyan. Control T. Masyado atang malaki yan. Then, check. And then, maglagay lang tayo ng text ulit. Yung serpent. Check natin. And then, pag merge natin yung dalawa. So, yung layer ng text at saka yung itong logo natin. So, control para ma-select tong dalawa. And then, click nyo ito. And then, convert smart object. Ayan. So, kapag i-move natin yan, magkasama yan. Pag-gitna natin lang ng konti. Ganyan.
Tapos dito sa baba, itong home at saka yung navigation, yung navigations. So, text ulit. Dito naman, type natin home. Then check. So, paano gumawa ng ganito, yung hamburger button? Actually, kwan lang yan. Ganito, rectangle to, rounded rectangle to. So, select nyo lang to, select nyo yan. Then, dito gawa tayo ng isa. Isang, ganyan. Make sure nakablock yung fill. Enter, then duplicate lang natin. So, right click yung layer ng ito. Duplicate layer, click OK. Then click nyo yung move tool, press nyo lang yung key down ng keyboard nyo, tapos duplicate ulit, move lang natin pababa. So ayan, buo na yan. And then merge natin tong tatlo. So hold nyo yung control sa key nyo, then select nyo lang yan, mga layer na yan para ma-select. And then right click, merge shapes pala. Ayan. Then move natin dito ng konti. Ganyan. So dito lagyan natin ng parang banner image. So yung ito. So mangga rin din yan sa mga picture na binigyan ng asi. Source of file, magpe-place embed ulit tayo. File, place embed. And then balik lang ako sa set B na yan. Picture, so nasaan yun? Ito. Place natin yan. Control minus lang natin para kita natin ng buo. Then check. So ipapaba natin ito. Dapat yung nasaan na yun? Ito yung template ang nakataas para natakpan. So ipataas lang natin, i-drag natin pataas. Ganyan na yun. So i-select ko tong image, yung banner natin, pababa natin ng ganyan. And then control T para ma-resize. Then drag lang natin ang ganyan, hold shift ulit, ganyan para ma-cover up yun. And then check. Okay, so erase natin itong mga ito, yung existing. So control plus plus ulit, and then select nyo lang itong lasso, ay polygonal lasso tool. Ayan, kung naka lasso tool yan, check, i-click nyo yan para mapalitan ang ganyan. And then click mo dito, hold shift, and then gawa lang tayo ng selection. Ayan, para yan lang ang select niya. And then click nyo yung eraser tool, click nyo dyan para masterize, click OK. Then erase natin ganyan, control D para matanggal yung selection. So dito naman sa kabila, click natin ang ganyan, hold shift, and then select natin itong buong ito. Balik natin dyan, eraser tool ulit, erase natin ito. So control D. So ayan, so maglagay tayo ng layer stroke nya. So click nyo yung layer, layer style, stroke, then ito yan. So gawin natin 10 yun. Oops, masyado na siya ang malaki. Oops, 20 pala yun. 110 lang. And then set natin to inside. Ganyan. Then click OK. So dito maglagay tayo ng parang tagline. So nasa details yan. So pag ito, copy lang natin to. Hamas smoky session. Punta tayo doon sa, click natin yung text tool ulit, palitan natin yung kulay ng puti. Click ko lang yung icon para mag-flip up ito. Ayan, palitan na. Click ko dito, and then right click, paste. Pero shadow maliit, highlight lang natin, tapos gawin natin yung points. Font size na 36. Sino atang mali? 30 na lang. And then enter ko lang ito para
Yan yan. Din-highlight ko ulit. Click ko ito para may pagitna. Ganyan. Then, check. So, mapansin nyo dito, hindi masyado siyang nakikita. So, i-edit natin itong image ng banner. So, click nyo yung image ng banner para ma-select yung layer niya. Ito, banner 4. Sabi dyan. And then, click nyo yung image, adjustment, cancel. Image, adjustment, levels. And then, ito. I-drag natin pa ganun para mag-konting black naman siya. Ganyan. Ayan. Okay na yan. Makikita namin yung text. So, dito maglagay tayo ng button ng shop now. Kasi yung website na to parang pwede rin mag bumili dito yung user. So, paano gawin mo ng button dito? Select nyo muna ito. Yung rounded shape na to. Rectangle shape. And then, gawin natin yung background color niya ng green. So, I think okay na yun. And then, dito natin gawin. So, maggawat lang ng shape na ganyan. And then, lagyan natin ng stroke na puti. So, i-click lang natin to. And then, piliin natin tong puti. And then, gawin natin 5px. And then, hit enter. Enter. And then, lagyan natin ng text na shop now dyan. So, click yung text. Gawin natin white to, yung kulay. Then, click nyo dito. Sulat natin shop now. Resize natin yung size. Gawin natin 16. Eating na lang kaya. Ayan. Then check. Pagitla lang natin ng konti. Ganyan. Then emerge natin yung shape at saka yung text. So ito yung text. Ito yung shapes. Ayan. So control ulit para ma-select. And then select yung layer. Right click. And then convert smart object. Then drag natin pataas. Ayan. So, dito sa baba niya, maglalagay tayo ng ganito. Sell all. Tapos, itong picture na to. So, yung text na yun, nandito rin. So, ito. Copy ko lang yan. Right click. Copy. Then, click yung text tool. Right click. I click dyan. Right click. Then, paste. Then, gawin ko lang ganyan para bumaba. So, okay na yan. Check. Then, lagyan natin ang picture sa baba. Yung ito. So, file. Place embed. So, nasan yung picture na yun? Ito. Click nyo yung picture. Please. Place. Ayan. Check. So, yun. Tapos na yung design ng home page natin. So, next naman natin gawin is yung product page natin. So, ito. So, ika-copy paste lang natin ito, yung dalawang ito. So, hanapin natin yung layer nito. So, click nyo lang yung image na yan. So, ayun ito. Pag kinite ko yan. So, yan. So, right click lang, duplicate layer, click OK, and then drag natin dito naman sa kabila. Ayan. Pati rin tong hamburger, click yung shape, yun, select yung layer, right click, and then duplicate. Click OK, drag naman natin dito. Ganyan. So, dito naman, ang isulat natin is products. So, click lang natin dyan ng ganyan. Palitan natin yung kulay into black. Okay. And then, click natin products. So, drag natin dito. Masyado atang malaki ito.
16. Ganyan. So, ayan. So, dito maglalagay tayo ng search box para kapag mag, parang sa Lazada, pag gusto ng user na mag-search ng gusto niyang bilhin, i-type niya lang dito. So, text ulit dito sa baba niya. Search. Oops. And then, ganyan. Check. And then, lagyan natin ang text ay ng shape na rectangle. So, click niya lang ulit to. Palitan natin ng rectangle to. So, dito, so, mag-create mo natin ng rectangle. So, ganyan ko lang yan. Ganyan. Ayan. So, dito, inan natin ito, yung fill na black. Click ko lang yan. And then, itong border. Ito yung lagyan natin ng border na black. So, click. And then, gawin natin 5px. Enter. So, ayun. Then, move natin. Ganyan. So, dito sa baba niya, ilagay na natin yung mga products natin. So, ito. Ulit, tulad sa COC2, mag-erase-erase lang tayo dito. So, file, place embed, and then ito yun. Place, hold shift, and then resize natin ng ganyan. And then, ganyan. Check, and then mag-create tayo ng new layer, mag-create tayo ng circle na reference natin. So, click ko lang yung brush tool ito. So, ganito siya kalaki. Click ko lang dyan. So, ayan, okay na yun. And then, ulit, itong quick selection tool, make sure na nakaselect yung layer ng circle. Select lang natin lahat yung circle. I-hide natin, click nyo lang yung mata na yan. Then, select natin yung layer ng image na to. Ito yun. And then, click na itong select. I-inverse natin. So, yun. Na-inverse na yung selection. And then, erase natin. Ito. Click nyo lang yung OK. Ganyan. Control D para mawala yung selection. I-move natin yung image ng konti doon. Okay. Sobraan na. And then, layer. Lagyan natin ng stroke. Layer style. Stroke. Gawin natin outside to. So, okay na yan. Click natin itong OK. So, dito natin lalagyan yung, para, yung mga product details. So, kapag product details, nandun na yung mga pangalan niya. Yung, ano yung mga, basta mga details. So, hindi naman natin alam kung ano mga pangalan nito. So, pwede yung lagay na dito na product details. Details. So, dito naman sa baba niya, drag ko lang dito ng konti para move. Gawin natin 14. Sige, okay na yung 12. Dito sa baba naman is specification, product. Specification lang, no? Specification. Yun. So, ano pa ba yan nilagay ko doon? Ayun, yun pa lang. Dalawa lang pa lang. Ganyan. Then, check. So, dito mag-create lahat ng button ng buy now. Tulad ng ganun. So, ulit. Click nyo yung shape tool. Right click. Gawin natin rounded. Yung rectangle tool. Then, click ko lang yung icon na to para mag-flip yung. So, ayun. Then, dito ko gawin. Ganyan. Enter. Text. Gawin natin white yan. Okay. And then, dito. Buy now. Drag natin dun para may pagitna. Lakihan natin ng konti yung text ng buy now. Then, check. Move natin. Ayan. Then, merge natin itong dalawa. Ulit. So, control. Right click. Convert smart object.
and then drag natin dito. So ayan. So same process din sa gagawin ko sa tatlo, yung ito. Ulit-ulitin lang natin 'yon. So sundan niyo lang mga classmates. Okay, so ayan. Paulit-ulit lang yung ginawa natin dito na process para mabuo ito. So ganito yung design ng products natin. So kapag tinanong ng assessor paano pumunta sa page na to, kung nandito ka, so dito lang, click niya lang dito, tapos may magpapakita na mga navigation dito, click niya yung products at pupunta dito. So ganun yung mag-work. So paano yun? Is parang ganito yan. So palitin ko lang yung nito, so parang ganyan yan. So click niya lang yung navigation na ganyan, and then ito, kapag gusto niyang pumunta sa marketing plan, click niya lang ganyan. Ayun, pumunta na siya sa page ng marketing plan. Ito yun. So, parang ganito yung user experience ng design, yung user interface na ganito. So, yung next naman is, anong ginawa ko dito is, contact us. So, important ito. Contact us page. So, kapag wala naman siyang linagay na Google Map, screenshot ng Google Map, so lagay lang natin na ganito na picture, pwedeng ganito, store location, tapos lagyan natin ng Google Map. So select ko lang ulit ito, duplicate natin yan. So nasaan yung text nya? So ito, right click, duplicate layer, click A, drag natin dito naman. So dito naman, duplicate naman natin ulit ito, right click, duplicate layer, click OK. Oops, wala na, control alt z lang para mag undo yun. Click natin ang ganyan, na select na ba yung shape nyan? Eh, hindi, wala na, hindi ko na mahanap yung layer ng shape na yun. So click ko lang ulit to. So ito yun. Ito yun. Make sure nakaselect yung layer niya. Tapos i-drag natin dito. Ganyan. So dito, contact us page. So text. And then gawin natin black yun. Dito, sulat natin contact us. Lagyan natin yung text. Gawin natin 16 ata yun. Ano ba yung nalilito ako? Okay. Move natin. Dyan. So ganyan. So dito store address, dito naman sa baba text store address, drag naman natin dito. Mag-create lang tayo ng rectangle dito para sa Google Map location ng store. So click nyo ulit yung rectangle tool, then create natin dito ganyan. So dito inan natin yung fill, tapos gawin natin black yung border. Oops, ito black, and then gawin natin 5px yung kapal nya, and then click natin ng ganyan, enter, and then i-move lang natin, panitla natin ng ganyan, then text ulit, lagay natin dito store location. So kapag nitingnan ng user natin, kapag gusto niyang makita yung location, click niya lang dito. So dito natin lagay yung Google Map link.
Ayan. So kapag sa web development yung frame, lagay ng iframe dito, tas is RC lang yung Google Map link. Ayan. So dito naman sa baba niya yung mga reviews ay ito pala yung numbers at saka yung mga links. So dito natin ilagay naman yung number. So kapag gusto niyang tawagan, 63, maglagay lang number dito, next, right? So masyadong malaki yung text, gawin nating 12. Gawin natin green yung background, gawin natin rounded yan, then dito natin gawin yung button ganyan, enter lang, click yung text, then gawin natin white yan. So dito natin ilagay message as online. Pagitna natin ganyan. Okay. Then merge natin yung dalawa. Then ganyan. So ayan, tapos na. Ganyan kung paano gawin. So importante lang dito ulit yung pag-resize ng mga image na in-insert natin, dapat tayo mag hold shift para hindi ma-rasterize. So huwag masyado ring yung mga content, huwag ring masyadong puro text lahat at puro picture. Yung ganito lang. Ganyan. So depende rin sa inyo yan kung ano yung preferred yung design. So ganito naman yung ginawa ko sa assessment is okay naman sa assessor. So I hope na nakatulong tong video na to sa iyo. So kapag bago ka lang sa channel na to, so please subscribe, like, and share. Thank you very much for watching.